regarding being a bipolar because ayokong husgahan ng tao na may kulang ako o mas gugustuhin kong pakinggan na alcoholic na kaysa bipolar. Kaysa bali. Ang pananakit ni Baron Geister para idepensa umano ang sarili laban sa kaalitang kapitbahay na si Raymond De La Rosa. Gabi nitong November 9, ang ugat ng kanyang pagkakakulong. May sila ako anong niya doon at paano nag-end? Ituloy kaya na lang yan eh, parang misunderstanding lang talaga. Kilala mo naman yung copywriting. So, parang kaya nga po, suki-suki mo. Nasabi ko na ito before sa previous na mga interview ko na matagal na po kami may halitan. May pinagmulan, naayos na po namin. So during the report, sabi nga ni Arnold, nag-release ng statement that George, meron kang bipolar disorder, ano? Maraming hindi nakakalala ng bipolar, no? You have to be under medication. So it's a chemical imbalance, so may mga mood swings po yan. What I'm doing is I'm trying to get better, taking my medication. I'll be continuously seeing my doctor. So, awa ng Diyos, hindi na po ako mag-self-medicate. Ibig sabihin yan, self-medicate. Ah, dati ba nag-self-medicate? Opo. Kasi may natira po akong Epival. Gamot po siya na pang... Aside from the medication, are you undergoing therapy for that? Oh, yes. Yes po. Actually, matagal ko nang... hindi na pupuntahan yung doktor ko. Ang naging problema ko po kasi masyado ako naging overconfident. Nawala na po yung depression, nawala na yung anxiety. Medyo, nung nawala, sabi ko, I don't have to see my doctor. Makakatipid ako. Naging complacent ako. Andiyan naman, may work naman. When I have work, I'm happy. Mali pala. Kailangan consistent, maging consistent pa rin yung pagtingin, pagdalaw po dun sa doktor ako. Right now, I am very proud of my family. Ang ikinalulungkot ko lang ho, pati sila nadadamay dahil iniisip nila na anong klaseng ina meron si Baron, anong klaseng pamilya meron. Alam lang nila na lahat ginagawa nila para sa kabubuti ko. Nakita ko yun dun sa Amerikano ko. So, nasasaktan ako pagka naka-question ko yun. Kasi unang-una, hindi naman ko sila yung artista, hindi ko sila yung nasa industriya. Pero I'm sure kalasada na yung showbiz nyo, diba? Hindi pa rin ho, minsan. Hindi pa rin. Nasasaktan pa rin ho talaga sila. Mm-hmm. Hindi ho sila ganung klaseng tao, hindi po sila showbiz eh. Mm-hmm. Thank you. Salamat po, Tito Rizzi. Mm-hmm. At sana tuloy-tuloy na yan. Sana po, and you know, I also... pwede magpasalamat po. Ah, sure. Sige. Gusto ko pong sobrang magpasalamat sa mga taong nakakaintindi yun sa kay Arnold Bigafria, my manager, na laging nandun, nasa likod ko, naniniwala sa akin. And also, I wanna thank my mom, my family, my brother Donnie, mami ko, na talagang hindi ko sila ipagpapalit. Kahit kanino. Dapat hindi. And gusto ko rin pasalamat sa buong industriya and sa press na who stuck it out with me. Tito, I wanna thank you also. You're welcome. For not judging me and for being a friend.